mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Masayang masaya si Alex sa pagpasok niya sa unang araw niya sa kanyang trabaho. Ito pa naman ang kanyang pangarap na kumpanya na mapasukan. Pinangako din niya sa sarili na ibibigay niya ang lahat para magtagal sa trabaho at sa kumpanyang iyon. Ngunit ang kasiyahan niya ay napalitan agad ng pagkadismaya. Makalipas kasi ang isang linggo ng kanyang pagpasok sa trabaho ay narinig niya ang usapan ng mga bago niyang kasamahan. Kasalukuyan siyang nasa cubicle ng banyo na may marinig siya na usapan tungkol sa kanya. Sino ba yung sinasabi mo kanina sa akin? Wika ng isang empleyado. Ah, yung bagong employee natin yun. Piling maganda. Akala mo naman, hindi natin alam na peke lang lahat ng brand ng suot niya. Akala mo naman na ikinasosyal niya yun. Wika pa ng isang empleyado. Nagtawa na ng dalawa habang sila'y nag-uusap. Oo naman. At alam ko din yung street na sinasabi niya kung saan siya nakatira. Squatter yun, sis. Alam mo ba yun? Nakakadiri, hindi ba? Muli pang wika ng isa. Lalong lumakas ang tawa na nila. At dahil sa pag-aalalang baka hinahanap na siya ng manager niya, ay napilitan siyang lumabas ng banyo kahit alam niya na makikita siya ng mga ito. Nagulat naman ang bagya ang dalawang nagkukwentuhan nang siya ay lumabas. Pero agad din sila nakabawi sa pagkagulat. Dahil parang wala lang sa mga ito na narinig niya ang lahat ng sinasabi ng mga ito. Nagpatuloy pa nga ang mga ito na pag-usapan siya. Ayon pa sa mga ito ay nainis daw sila sa dalaga dahil kahit bago pa ay paborito na agad ito ng kanilang manager. At isa pa ay hindi daw nababagay sa sikat na kumpanyang ito ang isang tulad niyang laki sa squatter lamang. Ngunit imbis na magpatalo sa sakit ng mga salita ng ibang tao ay nagbingi-bingian lamang sa lahat si Alex dito. Nagpursige na lamang siya sa pagtatrabaho at ginamit ng talino upang mas makaangat sa kanyang buhay. At dahil nga sa talino niyang iyon, ay agad siyang napromote sa trabaho. Hindi niya rin akalaing malaki na palang naiipon niyang pera sa kanyang bangko. Isang araw pagka-uwi niya sa kanilang bahay, ay kinausap siya ng kanyang magulang ng masinsinan. Anak, gusto mo na bang lumipat sa mas maayos na tahanan? Tanong ng kanyang ina. Dahil hindi na malingid sa kaalaman nito ang nararanasan ng kanyang anak sa trabaho. Umiling lamang naman si Alex sa tinuran ng kanyang ina. Hindi na po inay, masuunahin ko po muna ang maipagamot kayo. Okay lang po ako, huwag niyo po akong alalahanin, sambit naman niya. Hinawakan naman ito ang kanyang kamay. Anak, huwag kang matakot magsalita para sa sarili mo ha, anito. Kinabukasan ay siya agad ang nakita ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang baho naman dito, may squatter. Naligo ka ba, Alex? Wika pa ng isang katrabaho nila. Sasagot pa lang sana si Alex nang biglang may magsalita sa kanilang likuran. Hindi naman kasalanan ni Alex na pinanganak siyang mahirap, di ba? At isa pa, hindi naman nakakaadlang sa pag-asenso ng isang tao ang pagtira sa squatter, di ba? Halos matunaw ang lahat na makita ng manager pala nila ang nagsalita sa likuran. Natameme naman at walang nakasagot sa mga chismosang kasamahan niya sa kanyang trabaho. Habang si Alex naman ay ngitian lamang ng may-ari ng kumpanya na matagal na palang nakatayo sa may pintuan at nakikinig lamang sa sinasabi ng kanyang mapanlait na mga katrabaho. Alex, ipagpatuloy mo lang ang ganyang pag-ugali ha. Always be humble. Galing rin ako sa squatter dati. Pero tulad mo, ay hindi ako nagpa-apekto sa sinasabi ng iba laban sa akin noon. Gusto kong ugali mo bilang isang mabait at magaling na empleyado. Keep up the good work, Alex. Wika pa ng kanilang manager. Sa kabilang banda naman ay halos manganig naman ang mga empleyadong nahuli na nambubuli sa dalaga. Nahuli ang kagaspangan ng ugali nila at hindi nila alam kung ano ang kalalagyan nila ngayong mismo ang may-ari ng kumpanya ang nakakita ng ginagawa nila sa kapwa nila empleyado. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi naman sila tinanggal sa trabaho. Kinausap lamang sila ng kanilang boss na masinsinan. At ang sabi pa nito ay sana ay hindi na maulit kay Alex o sa iba pang mga bagong empleyado ang asal na ginawa nila dito. At simula nga noon na ang dating mapangusga,
mapanglait at mapagmataas sa sarili. Ngayon ay mababait na at marunong na makaintindi sa sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Sadya nga na iba't iba ang ugali ng mga nakakasalamuhan natin sa mundong ito. Pero para sa iyo, ano ba ang gugustuhin mong pag-uugali? Maging mabait ba sa ating kapwa? O tumulad na lang sa mga empleyadong mapangusga at mapangmata ng kapwa na nadito sa ating kwento ngayon? I-comment nyo naman dun sa baba sa comment section kung anong masasabi nyo. So once again, si Tamokski TV po muli ito. Kita-kita tayong muli sa susunod nating mga video. Thank you and God bless. Peace out!